today's video po is i-share ko naman po sa inyo kung bakit nagkaroon ng blood infection si baby. Dahil nababasa ko po sa mga comment section ng mga ibang mamshi na nagtatanong kung bakit na blood infection si baby, saan daw ba nakukuha. And lahat po yan isasagutin ko today dito sa aking video. And ayun nga, after kong manganak, dinala sa NICU si baby kasi nga ino-newborn screening siya. Ilalaboratory siya kung normal ba yung mga result niya sa dugo. And ayun, nag-aantay ako ng update kung pwede ko bang i-room in si baby. And sabi nung doktor niya, nung pedia niya, is hindi pa dahil hindi pa lumalabas yung result sa dugo. So mga 24 hours ata something yon. And then nung dumating na yung result niya sa laboratory is hindi nga normal yung dugo niya. So ayun nga, nasabi ko sa last vlog ko na hindi normal yung mga result ni baby. Nagkaroon nga po siya ng blood infection. Kaya naiwan siya dun sa hospital ngayon. Namimiss ko na yung baby ko. And ano, ang sabi nung doktor niya is 10 to 14 days siya doon. I-antibiotic siya. And ayun nga, nakausap ko yung doktor niya, yung pedia niya. Nagtanong ako kung bakit ba siya nagka-blood infection, saan ba yun nakukuha. And sabi naman nung pedia niya is ano daw po yan, nakukuha daw po yan kay mami. Sa akin din, dahil kapag pala buntis tayo mga mamshi, kapag buntis pala tayo, example, nagka-UTI kasi ako noon eh, nung mga 4 months yung chan ko, pero nagamot naman yun eh, kaya lang medyo natagalan nga lang, kasi nga, nagpa-check up naman ako agad noon, nabigyan din ako ng antibiotic. Pero sabi kasi nung doktor, example nga, nagka-UTI ka, magkakaroon din pala yan ng side effect kay baby. Tapos, di ba, may vlog ako na nagkaroon ako ng fungal infection. Isa na din yun, feeling ko isa na rin yun sa nagpa-infection kay baby, yung fungal infection ko. Tapos, nagkalagnat ako, sinipon ako. Lahat pala ng nagiging sakit natin habang nagbubuntis tayo is nagkakaroon pala talaga ng side effect kay baby. And ang mangyayari po, yung resulta po pala nun is nagkakaroon sila ng blood infection. Doon na pupunta yung side effect. And yung blood infection niya po is ano yan, yung parang mga bakterya, yung mga ganon, napupunta rin pala talaga kay baby. Kaya mas maganda pala talaga na healthy mommy preggy tayo habang nagbubuntis. Kasi ako noon, sa first baby ko kasi, naalala ko noon sa first baby ko, is hindi ako masyadong nagkakasakit eh. Nagka-UTI din naman ako sa first baby ko, pero isang beses lang din yon. Tapos yun lang, hindi ako masyadong nilalagnat, nagkakasipon. Unlike ngayon, kay baby number 2 ko is nagka-UTI ako, fungal infection, lagnat, sipon. And ilang beses po akong nagkasipon eh sa pagbubuntis ko sa kanya. Kaya minsan parang sinisisi ko yung sarili ko kung bakit siya nagka-infection na yon. And sabi naman nung doktor niya, nung pedia niya, is wag kong sisihin yung sarili ko and think positive lang. Ano lang naman yun mga mamshi, mag-antibiotic siya. Hindi naman seryoso yung ano niya, hindi naman serious yung sakit niya, pero kailangan gamutin. Kasi kung papabayaan mo is syempre, pagdating ng araw, lalala ng lalala yun, diba? And ganun din daw, pag nanilaw si baby or magkasakit, babalik din ako sa hospital. Kaya mas maganda habang maaga pa is gamutin na. Kaya ayun, nag-antibiotic siya doon for 10 days. Pero sana no, hindi na umabot ng 10 days. And nag-update naman po yung doctor niya, nag-text naman sa akin. And ayun nga, nag-i-improve si baby, nag-i-improve siya, and maganda yung response niya sa mga antibiotic, ganon. And thank you sa mga prayers niyo mga mamshi, kasi nga, nag-i-improve na si baby, and sana no, hindi na umabot ng 10 days, makalabas na siya. Kasi gustong-gusto ko na siyang kargahin, gustong-gusto ko na siyang alagaan, bantayan, puyat-puyat na naman. And sana, ipag-pray pa natin si baby Calix na sana tuloy-tuloy na yung paggaling niya para makalabas na siya. And na-realize ko pala mga mamshi, no, kapag buntis pala tayo, dapat huwag nating pabayaan yung mga sakit natin. Kasi nung nakaraan yung sipon ko, pinabayaan ko lang talagang gumaling. Kasi yun yung sabi nung doktor. Minsan, akala natin, simpleng sipon lang, pero hindi natin alam na pupunta din pala yun kay baby. Kasi nga, iisa lang yung katawan natin at ni baby habang nagbubuntis tayo. Dahil yung
placenta niya, nakakonect sa kanya. And yung mga naramdaman natin, mga kinakain natin, napupunta lahat yun sa placenta. Yung bahay-bahay niya, yung nakakonect sa pusod niya. And yun nga, especially sa mga first time mom dyan, sana maging healthy kayo habang nagbubuntis. Kain lang kayo ng mga healthy foods. And sana hindi kayong magkasakit kasi, di ba, iba-iba naman din yung katawan ng mga baby, mga momshi eh. Hindi naman lahat pare-pareho. Pero mas okay, di ba, kung healthy tayo para siguradong walang ano si baby. Walang mga komplikadong pangyayari kapag lumabas siya, wala siyang infection, healthy siya, ganun. Kasi yung first baby ko, healthy siya nung lumabas siya. Normal lahat ng dugo niya, kaya naisama ko siya pag-discharge namin. Ngayon lang itong si baby number 2, ayun nga, nagka-infection. And i-update ko naman kayo once na makalabas na si baby. And excited na rin po akong mag-vlog na kasama siya, na ina-update ko siya sa inyo kung mga ano-anong mga update sa kanya monthly, ganun. Excited din ako doon, mga momshi. And kung may mga katanungan pa po kayo about sa pregnancy journey ko and sa mommy lifestyle ko ngayon, pwede niyo akong i-message sa Facebook ko and sa Instagram. And bago kayo umalis, please click the subscribe button, mga momshi, para updated pa kayo sa mga next video ko. And yun nga, thank you for watching, mga momshi, and sana po ipag-pray pa natin si baby Calyx na tuloy-tuloy na yung paggaling niya. And yun nga, see you next time again. Thank you.